Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal sa Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay narigaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang tanong ng mga netizens na paranoid yarn. Paano nga ba naging paranoid? No? Ito po ay kaugnay ng mga reports na natatanggap ng mga executives ng GMA Network na si Alden Richards ay bigla-biglang nagmi-missing in action sa kanilang taping sa oras nang tapos din ng taping nila Menggay ng Mean Girls at ng Daddy's Girl. Kala natin, akala nila, no, hindi man lalaman yung mga ganyang report, ano? Kaya naman, nang makita natin kagabi lamang, ano, yung mga pictures po ni Alden kasama po yung mga executives ng GMA na bumisita sa kanilang taping set, ano, ng startup, eh, agad po namin itong ipinakita rin sa iba. Tawa nga po sila ng tawa. Mamaya, iisa-isahin po natin yan. Kasama rin po, no, sa pag-uusapan natin, ang ginagawa po nilang damage control kung saan ang Daddy's Girl at ang Itbulaga ay namamayagpag di umano ang ratings kahit na may pambuboykot na nagaganap. Ano nga ba ang damage control na ginagawa nila? At syempre, ang panibago na naman pong messages, no, na natanggap natin kung saan nais po nila ng mga netizens na ipakausap po sa atin at kay Ate Tyrin, taga-APT, ang manager ni Aling Maliit dahil po sa ginagawa sa kanya ng mga bagong salta po sa Itbulaga. Lahat yan ay iisa-isahin natin ngayong araw ng Miyerkules. Sabi naman po sa inyo, hindi tayo magpapahuli sa kanila eh. Araw-araw po silang gumagawa ng issue kina Maine at kay Alden, kaya araw-arawin din po natin silang basagin. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Maine at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon. At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin po natin ang naging komento ni Ginoong Manuel Ramos. Sabi niya rito, "Thanks Mr. Pinas for keeping us updated. Even other artists knew that bossing Alden and Menggay is the best couple. Keep on supporting and defending both. We all love those couple. Sa iba na nagbibigay lagi ng bad comments to the both of them, try to watch again the Calle Serie Day 178. Para naman kahit papaano bumalik yung trust nyo sa kanila. Godspeed and keep safe to all, Mr. Pinas. Pakumusta po kay Granny." Maraming salamat po Ginoong Manuel Ramos at tama po kayo. Yung Calle Serie Day 178, pag napanood po nila yan, kahit ano pang mangyari kina Maine at kay Alden, eh talagang yung tiwala ay hindi matitibag. Diba? Ito nga po yung paulit-ulit kong sinasabi sa kanila Ginoong Manuel Ramos, ano? Kung ikaw ay dating fan ni Maine at saka ni Alden, ano? At nabubisit ka sa sarsuela na wala kang tiwalang na ibigay kina Maine at kay Alden, eh better na umalis ka na lang, maluwag ang pinto, no? Kasi naman yung nandiyan ka na wala kang ginawa kundi puro duda at puro pambabash kina Maine at kay Alden. Dahil sa oras na ibash nyo si Maine Mendoza at Alden Richards, kahit dati pa po kayong mga fan ni Maine at saka ni Alden, hindi po tayo magkakaigi. Diba? Ayaw naman po natin na pinagsasalitaan nyo ng hindi maganda si Maine at saka si Alden. Diba? Kahit saang fandom pa yan, gano'n naman yun, yung mga idol nila, diba? Kahit anong mga negative comments ang bigay nyo sa kanila, eh may magagalit at magagalit. Maraming salamat po sa pang-re-real talk, and thank you po, no? At para naman po doon sa ikalawa nating komento ay mula naman po kay Miss Marges Locyao. Ang sabi niya rito, "Kaya ako pag wala si Maine, di ako nanonood ng Itbulaga kasi nabubisit ako doon sa dalawang M, no? Corny at feeling matagal na sa Itbulaga. Ang lalaswa pang kumilos. Yung isa naman halos pumulupot na kay Paolo, no? Buti hindi na nandidiri si Paolo kay M." Ayoko ng pangalanan, ano? "Kaya pray ko na sana maalis na yung OA, ano? At yung dalawang M pa. Sana nga bumalik na si Alden sa Itbulaga. Napaka-generous talaga ng mag-asawang Alden at me. At Starbucks pa. Naalala ko tuloy noong nanood kami ng brother ko na
ang concert, alam ko po ito ha, sa Manila, no? Mahilig din yon sa Starbucks. Ang sarap ng coffee ng Starbucks na first time kong matikman ang Starbucks coffee, expensive nga lang. Tuwing luluwas kami ng Manila, hindi pwedeng hindi dadaan sa Shell Station sa Starbucks para lang mag-coffee. Dito sa amin, Urdaneta, Pangasinan, may SM at may Starbucks din dito. Kaya pala, sabi ko favorite nila Alden at Mee ng Starbucks coffee. Masarap talaga, kaya lang mahal. Sa Shopee, pwede rin umorder ng kahit ano basta Starbucks. Thanks sa update, Mr. Pinas. God bless. Thank you so much po sa inyong komento, Ms. Marges Lokyaw, at sa pagbabahagi ninyo. At yun lang din po naman yung ipinuputok ng butsi ng iba. Diba? Alam mo yung pwede naman na magdagdag ng bago. Kaso nga lang yung the way how they handle hosting po, doon po nagkakaroon ng problema. Diba? Hindi naman kasi tulad ni Mengay dati. Si Mengay talagang, diba, napaka-demure. Tahimik lang. Na kapag in-involve siya, doon lang siya magre-react. Hindi yung wala pang nangyayari, nagre-react na, nagkakagulo tuloy ang nagiging scenario sa bawat segment ng Itbulaga. Diba? Ang atin lang naman dito, maging maayos ang Itbulaga. Para naman manambalik yung ratings nila, diba? Thank you so much po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Datupan. Sabi niya rito, mga bitter at mema nga naman, as usual, lagi naman silang ganyan. No? Amen. Hayaan na natin sila sa kanigahan nila. Chillax lang tayo dahil gamay na natin ang natured couple all through the years. Tama kami, Sir Pinas, coffee lovers sila. And of course, no, pareho sila ng paramdam. Because they've been together as husband and wife, it's just too hard for the negas to accept it. They can do nothing, that's the reality. Lahat ng mga pinapakita nila sa atin ano, ay pawang katotohanan lang. Ever since Caldeseria days, walang halong script at 101% ang trust natin sa kanila. Thanks and God bless, Mr. Pinas. I'll love you po. And I'll love you din po, Miss Doris Latupan. Well, ito lang naman yung ating punto de vista rito, di ba? Yung mga tao, yung mga fans na 2021 or 2020 pa lang umusbong para suportahan si Maine at Alden na ngayon ay puro duda, di ba? Ito ho yung mga tao na kilala kasi ang loob na magsalita tungkol kina Maine at kay Alden nang hindi naman po alam mula nung 2015 pa na pinagdaanan ni Maine at saka ni Alden. Diba? Ngayon, kung ikaw ay isang netizen na naghahanap ng katotohanan, kanino ka makikinig? Dito ho sa mga baguhan lang na nakilala si Maine at saka si Alden? O dito sa mga netizens at sa mga fans na talagang nakatutok na kina Maine at kay Alden 2015 pa lang na hindi pa sila sikat. Doon pa lang eh. Doon pa lang sa dalawang options na yon, makikita mo na ang katotohanan na hinahanap ng mga Aldab fans. Hindi naman kasi magpupuputak ang mga Aldab fans at dedepensa ng dedepensa kina Maine at kay Alden kung walang pinaghuhugutan. Meron po eh. Diba? Nakapangako po si Maine at saka si Alden sa lahat ng mga fans. Kaya ngayong ginagawa nila yung mga ganitong sarswela, they have the right para makuha ang kasagutan kina Maine at kay Alden. Pero si Maine at saka si Alden, sila po ay nananahimik and we have to respect that. Diba? Ganun lang po kasimple yun. And thank you so much, Miss Doris Datupan. Ngayon, puntahan po natin itong sinasabi nilang damage control. Kung saan ang mga toxic Mainers pinagkakalat na kahit may boycott daw, ang taas-taas daw ng ratings ng Daddy's Grill at ng Itbulaga. Ngayon, hindi ko po alam. Ako po ay malabo po ang mata ko, no? Hindi nga lang ako nagsasalamin dahil nakikita-kita ko pa naman. Pero para po dun sa mga taong nakasalamin na, no, ito yung mga bansag nila na apat na raw yung mata, hindi pa nakikita. Siguro, itong mga toxic Mainers na ito, banlag. Hindi nyo ba nakikita na 3.8 lang ang ratings na nakukuha ng Itbulaga pang number 11, number 12 pa? Diba? Pagka lumagapak pa ng 3.5, pwede po silang mapunta sa pang number 15. Yan ba yung sinasabi ninyong mataas ang ratings? Ngayon, punta tayo sa Daddy's Grill. Ano yung ratings na sinasabi ninyong mataas doon? Pang number 5 po. Ulitin ko, pang number 5 po ang Daddy's Grill. Ngayon, kung tuwang-tuwa na kayo sa mga ganyang ratings, pues, ibahin nyo ang mga nakatutok kina Maine at kay Alden noon pa man. Ibahin nyo ang mga Alden fans. Dahil hindi po kami sanay sa ganyang ratings. Sanay ang mga Alden fans na laging number 1, number 2 ang lahat ng proyekto na pinagsasamahan ni Maine at saka ni Alden. Okay, kaya huwag nyo kaming masabi-sabihan na kahit may boycott,
Kahit ng daming nang boboycott, eh talagang ang taas ng ratings ng Daddy's Girl at saka ng It Bulaga. Huwag ho kayong magsyunga-syungahan, no? Meron naman kayong utak ayaw ninyong gamitin. Okay? Ngayon, punta naman tayo dito sa panlalait na ginagawa ng iba pang mga netizens pagdating po kay Ryza May. Dahil po ito sa, syempre, kabago-bago lang naman po kasi nila ng dalawang empa dun sa It Bulaga, nilalait na nila kaagad itong si Ryza May Dizon, di ba? Nakikita at naririnig naman natin yan. Kung walang ganung bagay, pati mga netizens po, hindi po mambabash dito kay Ryza Dizon. Alam naman po natin yan, si Aling Maliit dati na yun sa It Bulaga, pero sana naman, irespeto. Okay? At para naman po sa sentro ng ating mga updates, sa mga pictures po na nakikita na pinakikita ko sa inyo, yung maraming tao, yan po yung mga executives ng GMA Network. Nang mabalitaan po nila na si Alden ay nagmi-missing in action after ng kanyang mga taping, hindi po natin alam kung ito yung naging rason nila para bisitahin bigla, no, surprise visit, itong sila Alden Richards sa set ng kanilang taping. Diba? Ngayon, ang tanong ng mga netizens, ano bang ginagawa nila kay Alden? Kinukulong ba nila para hindi makapagkita si Mina at si Alden? For my own opinion lang po, syempre, ginastusan po nila ang startup, meron talaga silang right, no? Para kumustahin ang taping ng set. Pero ito po ay kakaiba. Dahil executive po ang pumupunta sa taping nila. Dahil kung tutuusin ang mga executive, dapat nakaupo na lang yan, di ba? Pero dahil paranoid sila kay Maynard kay Alden, well, bahala sila sa buhay nila. Marami pa pong mangyayari, mag-usap po tayo maya-maya pa, no? Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.